Bali, nasa hotel na ako, kararating ko lang. Buti na lang, kasi based on the instruction dun sa booking.com na ipinadala nung hotel staff, mag-enter pa ako ng mga key combination, something like that. Pero since maaga naman akong dumating, hindi ako medyo late. Hindi na kailangan, kung saan bumukas yung pintuan, tsaka may nag-assist pa sa aking staff. So, ito na ako sa hotel, medyo for single person, okay na siya. Malinis din, pero medyo mahal, ha? 212 euros ang bayad ko dito for 2 nights. Ganyan talaga ang presyuhan ng hotel sa Austria. Medyo may kamahalan. Malinis siya, oh. Tapos, meron tayong... Ayan yung cabinet ko. Nalagay na mga gamit. Tapos, meron din siyang... table. At saka isang seater na upuan. Ayan. Tapos meron din akong TV. Usually hindi mo naman magagamit yung TV kasi nga puro German din ang salita dito. Ayan, oh. Tapos meron akong upuan. Pwede na ako dito kumain. Hindi na ako mag-hotel. Kasi dito sa package ko dito sa Austria, wala, hindi included yung food. Hindi ko na isinama. So, sa labas na lang, marami naman doon sa nadaanan ko, marami naman akong nakita ang malalapit. May malapit na grocery, malapit mga coffee shop. So, accessible talaga siya. Okay naman. Tapos, pakita ko sa inyo yung CR. Di ba, ang linis? Okay naman siya, di ba? Tour ko kayo sa CR. Ayan yung CR niya. Lavatory, toilet bowl. Malinis din siya, maganda, may salamin. Tapos, meron siyang sariling shower. Pero mas maganda siya kaysa sa hotel ko sa Germany. Mas maganda lang mong konti. Pero kasi, medyo malaman yung presyo nito kaysa sa Germany. So, okay lang. Ah, di ba? Yun naman kasi yung presyohan talaga. Kino-compare ko na yung gana magtuturo ko magkatabing Germany tsaka Austria. Yung mga 3-star hotel nila is talagang mas mahal sa Austria. Ewan ko kung bakit. Pero mas maunlad ng Germany ha. Number 1 sila sa Europe. Kalalabas ko yung hotel. Andito na ako sa Innsbruck. Bali, magagala-gala na ako sa Kunta. Tinang natin kung anong makikita natin. Pupunta ko ngayon ng Old Town. Pupunta ko ng ibang mga itinerary ko kasi 5 o'clock. Medyo madilim na dito. So ayan, kita nyo yung mga old buildings papunta ng Old Town. Halos katulad din ang sa Germany. So, ito. Habang nandun ako sa train journey ko, papunta Innsbruck. Medyo naging nag-relax ako kasi ang ganda ng mga view, yung mga bundok-bundok. Iba talaga kapag ka nature talaga can give us something na very relaxing sa pakiramdam natin. Medyo maliit lang itong town na to. Ewan ko kung town or maybe state itong Innsbruck. Pagkagaling ko ng train, hindi ko alam kasi wala nga akong internet access. Meron akong Google sinerge sa Google Map na direction. Pero hindi ko pa rin alam kung saan ako pupunta. So nagtanong ko dun sa isang Austrian. So napaka-bait niya. Pag in-entertain niya ako, baling way niya, almost malapit dun sa hotel na pupuntahan ko. Talagang ginay niya talaga ako. Sinamahan niya ako hanggang sa lumiko na siya papunta doon sa pupuntahan niya. And then that's it. Almost 1 kilometer from the train station. Ang bait niya. Nagkukwento pa siya ng tungkol dito sa kanilang lugar. So talagang kapag ka nasa ibang lugar ka, makakamit ka talaga ng ibang tao na maggagabay sa'yo. And that is because of God. God always guide us in every places that we go. Basta wag lang lagi tayong makakalimot sa Kanya. Kahit ano ng problema, kahit ako, maraming problema. Kala lang nila, wala tayong problema because I'm single. Pero kapag nandun ako sa room, syempre, mga din natin yung problema. Pero I keep on praying and calling on Him. Kaya kahit pa paano, lagi tayong binibless ni Lord. And I thank God for everything, for every blessings that I receive. I never forgot to call on God every day, to pray to Him and call to Him. So yun lang. Kaya kahit papano, hindi man tayo mayaman, sa pamamagitan natin pagsusumikap,
nakakapag-ipon, nakakapag-travel, nagbibigay ng, hindi naman siya luho kasi hindi naman tayo mayaman. Konting kasiyahan lang para sa sarili, konting lupa. Papunta na ako sa Old Town. Medyo hinihingal tayo ba ng pagganda talaga pag malamig. Alam mo, pagod ka. Pero epekto na kung weather pag malamig. This is what I like in Austria. Kahit nung nasa Vienna ako, linis. Dito pansin ko malinis. Kasi kung i-compare ko siya sa Munich, I don't know, kasi dahil galing ng holiday or hindi ako magaanong na-impress doon sa kalinisan ng Munich, Germany compared sa Berlin. Berlin is one of the best. Malinis siya. Sabagay, yun ang capital. Na-disappoint ako ng konti sa Munich. Kasi hindi siya ganong kalinisan. Hindi ka tulad dito sa Austria, Mapa-Vienna man or Innsbruck. Malinis siya. Kaya satisfying. Bali, papasok na ako sa Old Town ng Innsbruck, Austria. Ito. Mamaya, ayan. Pumunta ako dito. Kaharap niya lang yung, ano, yung night market. Mamaya, bago mag-dinner, pupunta ako doon. Hindi na ako pakita ng tao. Medyo mataas siya. Medyo kahingal. Yun natin kung ano makikita natin sa taas. Ingat-ingat lang. God is guiding us. Tasha. Wow. Okay, ingay. Ay, sinan nyo ang view ng Innsbruck kapag tingnan. Pagpanik, pero tingnan nyo, it's worth it. Kapagod ka akyat ng taas, pero it's worth it seeing the panoramic view of Innsbruck. Ang ganda niya. Grabe. So, grazie. Bali, ayan. Kitang-kita ko na yung tower ng Hofkirche. Mamaya pupunta ako dyan. Kasama na yung sa itinerary ko. Bali, halos sinatapos ko na lahat ng ano ngayon, kung matatapos ko ngayong gabi, yung lahat ng mga kilalang landmarks dito. Kasi plano ko sumakay ng cable car kahit takot ako dito. Dito nga, pagkakaya dito sa tower, merong bilog na salamin lang, may cross na bakal. Hindi ako tumingin, nakakatakot. Pero ang ganda, worth it, na makita mo yung area, yung view na yan na nasa likuran ko. Napaka lovely and maganda dito, may kasama ka for lovers. Oh, ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo pa ang buong aerial view. Lilibutin ko, ah. Ayan ang buong Innsbruck. Ah, lilibot lang tayo daw. Buti na lang, safe itong kanilang, ano, pinakang lahat may bakot. Otherwise, matatakot ako dito. Bali, meron medyong nakaharang dito. So, stop muna tayo. Ibabalik lang ako sa kapila. Doon na lang ako iibigot. Nung nasa Germany ako sa Berlin, inakit ko yung Berliner doon. Pero hindi ko na-enjoy yung mga rooftop. Hindi katulad dito, enjoy na-enjoy ko kasi gwanong panoramic doon ng mountains. So okay siya, worth it talaga. This is the first time I feel like it. Like this. Oh, ito na isang kabilang angle. Bali, wala na tayong kasama dito kaya mo kumahanap ko na. Kaya nilibot-libot tayo. May nakaharap pa lang ano. Daan doon sa eh. Nakamananggit. Okay. Minadaan. Okay siya, di ba? Ang ganda. Ang ganda niya. Kaya nag-stay ako ng ano. Sa totoo lang, nasa Berliner Dome ako, dun sa kanilang gantong tower. Hindi ko na-enjoy. Dito na-enjoy ko. Kasi ang ganda. Para kong bata.
and then you. Mas maganda, maganda lang tumingin sa baba. Alam mo naman tayo, afraid of heights. So, okay na. So, tingnan mo. Doon lang akong makapok sa may bar para sigurado yung safe. Pero safe naman yung ano niyan. Yung glass na. Bababa na tayo. Medyo nakakatakot yung pataas kanina. Pero pababa, mabilis na. Kaya okay na. Medyo sinisip na ako, sobrang lamig kasi. Papaligiran tayo ng mga snow sa bundok. Bababa na tayo. Punta na tayo sa Old Town ng Innsbruck. Bali, ayan yung statue. Walang magandang angle para makunan mo siya ng mataas. Bali mo lang ako sa mataas ng person. Hindi mo siya gano'ng kataasan, pero worth it ang pagbalik ko. Nakakapagod ko. Nakatakad tayo sa Old Town habang nag-charge. Cable pa yung gamit ko, at least. Nakakapag-charge tayo kaysa dun sa wireless na charger. Na power bank. So okay lang. Kasi medyo lobat na ako eh. Pupunta ko ngayon dun sa ibang parte ng Old Town ng Innsbruck. Parang gusto kong place na to. Hindi man siya masyadong matao pero tahimik. Malinis. Saka parang ang sayong mamasyal dito pag gabi. Kung hindi nga lang basarado yung mga cafe o yung mga restaurant. Maganda dito, tahimik. Papunta na ako sa Hofkirche. Sana bukas siya para makadalaw mo lang ako. Pero usually mga simbahan, bukas yan pagka umaga. Sana bukas. Kahit sa gilid lang ng ano. Ang ganda niya. Talagang ang Austria. Hindi ako binigo ng Innsbruck. Pagdating na pagdating ko pa, masaya na ako. Medyo gabi na ngayon dito sa Innsbruck. Madilim-dilim na. Pero ang oras pa lang is... 4:30. Malamig talaga dito compared sa Munich. Kasi malapit sa Spabundo pa ng mga Alps. So, okay lang. Mag-loves na ako. Maya-maya, uuwi na. Labas ko lang ng Tommy. Bumili ako ng gloves para terno-terno. Pagpunta ko ng St. Moritz, Susserman. Taking the Glacier Express. Market. Tatry kong bumili ng meal. Tingnan natin kung ano nga aking makakain. Iuwi ko na lang para bibili na lang ako ng pang-breakfast kasi hindi included yung breakfast ko sa hotel na in-avail ko sa Hotel New Post. So, tara. Hanap pa tayo ng makakain. Kasi sa labas tsaka medyo maulan. Bali, dumaan muna ako ng grocery. Bumili ako ng makakain kong tinapay. Tinapay naman okay na sa akin. So, medyo mura ang tubig nila dito compare sa Munich, Germany. Kasi itong 1.5 liters, less than 1 euros kasi mineral water siya. I don't know. Yung dalawa is almost 2 euros. Tapos ito, parang masarap sa paningin ko. Nung nagpunta ko ng Minimart, medyo less than 6 euro siya. Try kong kainin mamaya tsaka bukas breakfast bago umalis. Tapos namin yung chips, 1.99 euros. And then this one, hindi pa ako na-content. Gusto ko kumuha mag-coffee, so kumuha ako ng latte macchiato. Bali worth 360 euros siya. Medyo maliit, ha? And then, bumili pa rin ako ng isang croissant. Bali, maliit lang siya. Mas malaki yung mga croissant sa, ano, sa Munich. This one is 240 euros. Tapos kanina pag check-in ko, meron kasi instruction kapag mag-check-in ka. Magtatap ka ng may number, key code sila binibigay. Pero since maaga siguro ako nag-check-in, meron pa mga hotel staff, hindi ko na kinailangan. Tapos sinatanong ko, binuksan niya na yung safe box para dun sa mga room number. Binuksan ko yung sobre na nakasign sa akin kasi may pangalan yun eh. Tinitingnan ko kung anong room, tinatanong ko kung anong room number. Tingnan nyo. Sabi ko, anong room number?
1111 pala. Hindi ko maintindihan eh. Balik na yung sulat. So, sa akin, okay pa rin, 111. God is the first, the only one, and number one. So, bali mag-dinner na ako. Hanggang dito na lang. Sana sa mga previous vlog ko, kahit ko konti pa yung episode na a-upload ko, sana patuloy pa rin kayong sumuporta at nagugustuhan nyo yung mga vlog ko. Paalam, hanggang dito na lang. See you on my next vlog.